Ito, try natin itong music na ito. Ito yung pangmalakasan. Sa so, itong music, minsan talagang pagka hindi kaya ng speaker mo, gagaralgal siya eh. Magapang, oh. Magapang siya, oh. Grabe, kinaya niya. Ang hawak natin ngayon ay ang latest release na Bluetooth speaker ng Santex. Ito ang AS Power na panibagong series ng Santex Apollo Supreme. Dito lang May 4 nila inilabas itong speaker na ito sa kanilang official store sa Lazada. At available din siya sa Shopee. Yung buong housing niya is made of ABS plastic. At yung speaker driver niya is 4 ohms with a power of 5 watts. So dalawa sila, so in total of 10 watts. At meron siyang Bluetooth 5.0 plus EDR. At yung Bluetooth connectivity niya ay sumaabot hanggang 10 meters. At meron siyang signal noise to ratio na 85 decibels. At yung playtime niya umaabot hanggang 6 hours. At 2 hours lang ang aabutin niya para ma-full charge yung kanyang 1,500 mAh na battery. Inintroduce na rin nila ang TWS functionality dito sa latest release nitong Santex Apollo Supreme. As of now, black lang talaga ang available at hindi tayo sure kung kailan lalabas yung ibang variant niya na white and green. Katulad din ng predecessor niya, lahat sila ay may dalawang speaker with total speaker power na 10 watts with stereo 2.0. Let's do some sound test. Try natin ang jazz. So ito pa, isang klase music. Maganda naman ang appearance niya. Okay ang design, bago sa paningin. Ma-plastic lang talaga. Maganda din yung positioning ng ports niya sa likod at kumpleto na din. Merong USB slot, SD card slot, at auto-detect na din itong kanyang 3.5mm auxiliary input. At itong kanyang charging port, since 2021 na rin naman, sana ginawa niya lang siyang Type-C. At kung nagkataon yan, wow! Dagdag pogi points yan! At syempre, hindi matatapos ang review na ito kung hindi natin i-judge itong speaker na ito. Maganda yung kanyang capsule design. Balance ang weight niya. At saka kahit na round, hindi siya basta-basta gumugulong. Gusto ko itong gantong klaseng volume control knob dahil madaling i-control yung kanyang volume level. Bluetooth mode. Maganda rin yung pagkaka-layout ng kanyang mga buttons. At napaka-smooth pindutin. Dito sa speaker grill, maaaring magkaiba tayo ng opinion. Yung first impression ko dito eh, hindi ko nagustuhan. Kasi nga, ma-plastic masyado. Pero now, the way I see it, mas okay siya. Kung metal grill, prone siya sa yupi. At kung nylon cloth naman, in time, dudumi din. Eto eh, madaling linisin, kahit maluma, brush lang eh, inis na agad. Now, pag-usapan naman natin yung kanyang mga negative side. Una-una, wala siyang kasamang 3.5mm audio cable. Just in case gusto mo siya gamitin sa inyong MP3 player, PC, or laptop, ikaw magpo-provide nito. And, napakalakas ng kanyang voice notification. Kapag nag-change ka ng input source, masyadong malakas yung boses ng girl. So, this time, tetest natin. Meron tayo ditong auxiliary input, TF card, and also USB. Tetest na rin natin yung radio, pero pwede natin tanggalin ngayon itong kanyang charging cable dahil meron na tayo nitong audio cable.
by USB drive. So, ganyan na siya kalakas. And then, dahil napakahina ng ating setting, change natin yung kanyang source. Play by TF card. Bluetooth mode. So, wala muna tayong Bluetooth. AUX mode. FM mode. So, yan yung kanyang FM tuner. Kung tatanggalin natin to, dahil nasa loob tayo ng bahay, mahina yung kanyang reception. So, gamit ka ng is either itong audio cable or yung kanyang charging cable para mas malinaw yung signal. FM mode. At ang isa pa sa hindi ko nagustuhan dito ay wala man na siya indicator para sa kanyang volume level. So, kung halimbawa, meron kang pointer dito, lagyan natin as a sample, and then, meron ka man lang sana dito na nag-start kung yan yung zero mo. And then, kapag magpo-full volume ka, and then, dito rin dapat yung kanyang max volume. At meron din dapat siyang starting point for off. So, try pa natin ito isa na pambasag bass talaga. Satisfied, pasado, pasok sa banga.